Good afternoon, Malacañang Press Corps. Let's now have Presidential Spokesperson Harry Roque. Nako, magandang umaga po muli, no? At salamat at bumalik kayo para sa mga karagdagang impormasyon, no? Inaanunsyo po namin na sinibak sa pwesto ng ating presidente ang Assistant Secretary Mark Tolentino ng Department of Transportation, no? Ang kasalanan po ni ASEC Tolentino, siya po ay nakipag-usap sa isang kamag-anak ng presidente. Ang order po ng presidente sa lahat ng taong gobyerno, huwag niyo pong kakausapin ang kahit sinong kamag-anak niya na meron pong gustong kahit anong kontrata or appointment sa gobyerno. Kapag kinausap niyo po ang kahit sinong kamag-anak ng presidente, basihan na po yan para kayo ay sibakin. Itong pagsibak po kay ASEC Mark Tolentino, magsilbing halimbawa po. Kapag sinabi ng presidente ni huwag niyong kausapin ang kamag-anak at kaibigan, huwag na huwag niyo pong kakausapin na. Again, the president has terminated the services of Assistant Secretary Mark Tolentino for having dealings with a presidential relative, a sister. And the reminder of the president is no one in government should entertain any relative of the president in connection with any matter that has to do with government. Now, we are also warning the public, including judges and justices. Meron pong umiikot. Ito naman po ay asawa ng isang ex-wife ng anak ng ating presidente. Ginagamit po ang pangalan ng apo ng presidente para sa pagpipix ng mga kaso. So mga mahistrado po, mga judges and justices, huwag niyo pong entertainin itong pixer na ito. Hindi po talaga kamag-anak yan ni Presidente. Eh, kinalulungkot po, merong kinalaman sa apo, wala po tayong magagawa dyan, pero wala pong otoridad yan na gamitin ang pangalan ng Presidente at ng apo ng Presidente. In any case, miski ginagamit po ang pangalan ng apo ng Presidente, hindi po yan sanction. So ang balita po, nagpipixer sa Hudikatura. So ang pakiusap po sa mga justices at mga judges, isumbong niyo po sa Malacañang yan, huwag niyo pong pagbigyan dahil wala pong otoridad yan, nakakahiyaman, hindi naman tunay na kamag-anak ng presidente, hindi po yan kinukonsente ng ating presidente. And finally, there will be a resignation. One of those whom the president would have terminated will be resigning tomorrow. We will release his resignation letter tomorrow. Thank you very much. Okay. Question, Ace Romero. On another topic. Sa resignation, may question? Ina Andolong. Joseph. Sir, I'm more interested in the last one. Why can we not divulge the name now? Ay, alam na ako kung sino siya. Iisa lang naman ho yung current husband ng isang ex-wife ng anak ng presidente. So, nagkaintindihan na po tayo. Siguro nakarating na rin ang mensahe sa kanya. Alam po ng presidente ang gawain ninyo, hindi po yung kinukonsinte. At wag na pong subukan ang pasensya ng ating presidente. Sir, I meant the last one. The one that has a resignation letter. Bukas naman po ma-announce na yan. Okay? Clue. Okay, bukas na po. Tama na ho, marami na tayong balita ngayon. Okay? Okay, sige. Other issue, Ace Romero. May we just get the Malacañang's reaction to the looming leadership change in the Senate? Well, it's done. Gaya po ng sinabi namin nung isang linggo, we respect the choice of our senators on their leader, although we would like to commend and express our appreciation also for the partnership that we had with Senate President Coco Pimentel. We know that we had landmark legislation enacted during his term of office. This includes the free tuition for all state universities and colleges, the free irrigation, among others, no? Hindi po siguro naging na-inak yung mga batas na yan nang walang kooperasyon din ni Senate President Coco Pimentel. At the same time, whoever the senators may choose as their Senate President, we assure the incoming Senate President of our willingness to work with him. As we recognize naman that whoever the new Senate President would be, would also be a close ally of the palace. Okay, last two question, Pia.
Sir, dun sa blind item, are you referring to Miss Lovely Somera, the former wife of Paolo Duterte? Well, yun lang po ang sinabi sa akin, no? No names, but supposedly it's the husband of a former daughter-in-law of the president. The current partner of a former daughter-in-law of the president. So yung husband, sir. Sir, if ever po na siya po yung tinutukoy nyo, kasi I understand both her and President Duterte, nagkasama po sila nung graduation ng apo ni President Duterte. Yung discovery po ba, was it before or after the graduation? And were they able to talk about this? Hindi ko po alam. Basta ang inaanunsyo ko po, at pinapakiusapan ko mga maestrado, up to the level daw po ata ng mga justices, no? Wala pong otoridad yung taong yan o kahit sino man na maging fixer. Dahil ang presidente po napakatagal naging piskal. Hindi po kinukonsentiyan ng presidente. Ang mga kaso dapat didesisyonan dahil sa merito, hindi po dahil sa mga fixers. Are we looking to file criminal charges dun sa taong involved? Hindi pa po tumigil. Pero ngayon po, ang importante, mabigyan ng notisiya yung mga nasa judikatura. Huwag po kayo magpa-impluensya dyan. Hindi po yung kinukonsente ng presidente. Rose Novenario. Sir, pwede natin siyang tawaging judiciary fixer, yung tinutukoy niyo? Mukha po. Ganyan ang kanyang modus operandi, nakikipag-usap sa mga mahistrado, ginagamit ang pangalan ng pamilya ng ating presidente. So, meron na po siyang meron na siyang kasong na-impluensyahan? Hindi pa po. Wala pa na po ibang information na binigay sa akin other than ipanawagan nga po sa mga maestrado, hindi po yan kinukonsente na ating presidente. Thank you. Okay, last question, Ina Andolong. Sir, can you just expound for the record a little bit on the supposed dealings that the now, well, yung fired ASEC had with the sister? Alam niyo po, maraming issue na lumabas, maraming issue ang DOTR sa kanya, pero ang issue ng presidente mismo, linibag niya yung order sa lahat ng taong gobyerno na huwag magkakaroon ng kahit anong dealings with his relatives. Which sister, if we may know? Hindi ko na po alam kung sino. Apparently, it is a presidential sister. So, ang mensahe po, seryosong presidente, do not even talk to them about any matter concerning government. You will get sacked. You do. Sir, can you let us know maybe what the government project was involved? Hindi ko na po alam kung anong proyekto yan. Pero marami kasing issue lately about ASEC Tolentino. Ang presidente naman, labas pa dun sa mga issue na yon. Unang-una, huwag makikipag-usap sa kamag-anak. Pangalawa, parang ginamit din ata ni ASEC Tolentino yung first family, no, in justifying Mindanao Rail, pero ang order sa akin ngayon, the immediate reason for the termination is because he had dealings with the presidential sister. Sir, okay? Paano siya naging, how did he end up communicating with the presidential sister? Wala pong detaling binigay sa akin. Okay. Sir, okay? Last, doon po sa partner of the ex-wife of yung anak po ng Pangulo, doesn't the president also find fault in the ex-wife for perhaps letting her current partner engage in yung mga fixing? Hindi ko na po alam yan. Basta importante mabigyan ng notisiya ang mga mahistrado at ang publiko. Huwag po niyong lapitan itong taong to dahil wala po yung mandato galing kay presidente. At nakikiusap nga kami sa mga mahistrado. Huwag niyo pong pansinin. So wala pong sama ng loob si Pangulo doon sa ex-wife? Hindi ko lang po alam kasi former, hindi naman manugang. Hindi po na-discuss yan dahil sandali lang po ang order na ibinigay sa akin. Okay, okay, last question, Joseph Morong. Brief. Very short. Sa last, sir, how did that decision come about na finally i-let go siya? Eh, bukas po pa naman po i-anunsyo yun. So bukas na po natin pag-usapan yan. Ha? Okay, maraming salamat po. Maraming salamat, Presidential Spokesperson Harry Roque. Thank you, Malacañang Press Corps. Back to our main studio sa Radyo Pilipinas and People's Television Network.